So parang ginawa mo lang yung isang bagay, pero hindi naman masyadong mahalaga sa'yo. Kumbaga, gagawin mo lang siya pag naisip mo, pag hindi mo naisip, hindi mo gagawin. Kasi hindi naman talaga yung sineryoso. So ibig sabihin ko, ikaw mismo nagpapatunay na yung ginawa mo, walang pakinabang sa'yo. Mali mo ba? Walang pakinabang sa'yo. Kasi hindi mo yung sineryoso eh. Pero pag sineryoso mo siya, ikaw mismo ang magpapatunay sa sarili mo na yung ginagawa mo, may pakinabang sa'yo. Mali mo ba? So ikaw mismo, kasi ikaw yung nakaramdam. Ikaw yung nabubuhay dyan. So ikaw yung magpapatotoo mismo sa sarili mo na yung ginagawa mo may pakinabang sa'yo. Mali mo ba? So ngayon, itong water baptism ay isang napakahalagang bahagi ng ating mga buhay. Sabi dyan, maliban ang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok kailanman sa kariyan ng langit. Yung espiritu ang tinutukoy yan, yung salita ng Diyos. Okay? So bago tayo magpabaptize, bago tayo nagpabaptize, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin nung nag-develop yung ating pananampalataya. Right? So kapag nag-develop na yung ating pananampalataya, doon tayo nagkakaroon ng deciding spirit, di ba? Nag-decide yung spirit natin na mas lalo pa nating palalimin yung ating pagiging Kristiyano. Kaya tayo ngayon, ito yung unang hakbang ng ating buhay para tayo ay makalakad ng walang sagabal sa ating pagiging Kristiyano. Okay? Kaya napakahalaga ng isang gawain ito para sa inyong mga personal na pamumuhay. Tandaan niyo mga kapatid, kapag ginawa mo to, walang involved na ibang tao rito. Nasa iyo yan. Kung siseresuhin mo yan, ipapatuloy mo yan, lalakapin mo yan, mamahalin mo yan, ikaw at ang Diyos lang ang may tipan sa bagay na yan. Okay? So, pero para sa akin, ang encourage ko sa inyo mga kapatid, yung ating Panginoon na nakikipagtipan sa atin, huwag nating baliwalain. Diba? Sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin bilang isang Kristiyano, seryosohin natin to kahit maraming struggle. Kasi normal yan, may struggle, may problema. Diba? Minsan, nanghihina tayo, pero hindi yan dapat nagiging hadlang para magpatuloy tayo may yakapin ang lahat ng magawain ng ating Panginoon. Amen? So hindi tayo perfecto, mga kapatid. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo may pagkukulang. Kaya importante doon yung puso natin. Diba? Yung design ng puso natin na nag-uumapaw na tayo ay gustong sumunod sa mga aral ng ating Panginoon. Diba? So kung mangyayari lang yan, kung siniseryoso natin ang lahat ng bagay na ginagawa natin. Okay? Alam niyo mga kapatid, napakarami nang nabaptize sa buong mundo hindi lang sa Pilipinas. Sa mga nabaptize ngayon, halos wala pang kalahati dyan ang nakukonvert into Christianity. Dahil sa iba't ibang pamamaraan na kanilang baptism na hindi nila naman masyadong naiintindihan. Okay? Kasi sabi ko kanina, ang iba ginagawa ng worship. Mag-baptize ka lang, walang seminar. Pag binaptize ka nila, surat ang pangalan mo, member ka na nila. O diba? Member ka na sa kanila ka na. Sa totoong Kristiyano, walang membership sa church. Tandaan nyo, walang membership sa church. Lahat ng tao dyan, welcome yan. Welcome ang lahat ng tao dyan, walang membership dyan. Kasi, kung meron ng membership sa atin, ikaw magiging membro ka direkta ng Diyos. Dahil ikaw ang nagkipag-usap sa Diyos, ikaw nagkipag-usap sa Diyos, ikaw nanalangin sa Diyos, walang involved na ibang tao dyan. Kung lalago ka, sa pamagitan ng aral ng Diyos, walang masyadong involved na tao. Ikaw ang mag-i-design niyan kung palalagoin mo ang iyong sarili o hindi. Diba? Kahit halimbawa, pilitin kita ng pilitin. Kahit 10 beses pa kita i-baptize, pero hindi ka seryoso, hindi ka lalago. Di ba? Kahit sa tambias pa kita ilugog sa tubig, di ba? Wala mga yaras eh, kapag hindi naman seryoso, hindi naman tayo kinabangan. Di ba? Paulit-ulit. Di ba? Kahit malunog kita kaya lumog yun sa tubig, at hindi naman ikaw seryoso, gusto mo lang mag-swimming, walang epekto yan sa'yo. Di ba? Walang epekto yan, di ba? Parang ano, parang yung mga kasabihan na yun, lumog sa tubig. Nakita mo na seryoso, hindi pa. Nakita mo na seryoso, hindi pa. Nakita mo na seryoso, hindi pa. Malunod na. Ulit na po, nakita mo siya sa kito, nakita ko na, okay ka na. Yung mga gano'n, di ba? So, yan yung kahalagahan ng water baptism, mga kapatid. Ngayon, kapag ikaw na baptize na, tinanggap mo ng buong buo ang gawain ito sa iyong buhay, ano ngayon ang mangyayari sa iyo? Anong tawag sa iyo? Tinanggap mga kapatid, ha? Ito, bless ito, mga kapatid. Sabi rito sa unang Pedro, chapter 1. Sa verse
Umpisa mga 21. Sabi sa 21, sa pamagitan niya ay nanampalataya kayo sa Diyos na bumuhay sa kanya mula sa mga patay at sa kanya na nagbigay ng kaluwalhatian. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nakatuod sa Diyos. Sa verse 22, ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alam mula sa dalisig ng puso. Ipinanganak kayong muli, hindi ng binhi na sisira, kundi ng walang kasiraan sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Pati po ba? So, ibig sabihin, kapag kayo ay nagpalabog sa tubig at ipinaon nyo doon sa tubig na yun, kung baka nilimot nyo na yung mga dating buhay nyo, pagbangon nyo, nararamdaman nyo, baptize ka na. So ngayon, ang kaisipan mo ngayon, itutuon mo ngayon sa mga bagay ng ating Panginoon. So sa ganong bagay, ikaw ay ipinanganak na muli, hindi ng binhi na sisira, kundi sa pamamagitan ng salitang nananatili magpakailanman. Amen? Kaya, ang tao ngayon ay pwede makapasok sa langit kapag ikaw ay pinanganak sa pamagitan ng tubig at sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya sabi kanina kay Nicodemo, malibang ang tao ay pinanganak ng tubig at ng Espiritu o ng salita ng Diyos, kailanman ay hindi siya makapasok sa kaharian. Amen? Kaya, ibig sabihin, sa mga pagkakataon ito, babaguhin natin ang buhay natin mula sa makasalanan, mula sa masamang pamumuhay, patungo sa isang bagong buhay na mayroong pag-asa sa ating Panginoon sa langit. O, diba? So, mabubuhay tayo ng espiritual na pamumuhay sa ibabaw ng isang mundong makalaman at napakagulo. Diba? So, ngayon, madali ba ang pagbabago? Di ba, on the spot pa ang pagbabago, mga kapatid? On the spot ba? Di ba, mahirap magbago? No, mahirap, di ba? Mahirap magbago, pero kaya magbago. No, di ba? Mahirap magbago, pero kaya magbago. Matagal magbago, pero mababago ang buhay. Di ba? So ngayon, it is a process, di ba? Na changes is a process. Pakunti-kunti, di ba? So, kung naiintindihan mo na mali itong ginagawa mo ito, ito yung naiintindihan mo, isang tunay, mali ito, ang gawin mo, alisin mo yan, baguhin mo yan. Kung meron naman isang maling bagay sa buhay mo na ginagawa mo parati, kapag naiintindihan mong mali ito, alisin mo na naman. Diba? So, meron ka na naman nakilala sa sarili mo na mali para itong ginagawa ko dahil naiintindihan mo ngayon, alisin mo na naman. O, diba? Kasi ang pagbabago, hindi naman yan on the spot eh. Diba? Mahirap magbago. Alam nyo mga kapag kung bakit mahirap magbago? Kung sa paaralan, hindi lang tayo na master ng mundo. Na-doctorate pa tayo ng mundo. Meron pa bang tataas sa doctorate? Meron pa bang tataas sa pag-doctorate? Meron pa bang tataas? Halimbawa, nag-graduate ka. Nag-master ka, nag-doctorate ka. Meron pa bang mayroon bang tataas? Kung ganun tayo, na-doctorate tayo ng mundo, kaya napakahirap magbago. Pero kailan magbago sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. O, di ba? Kaya naman sa mundo, lahat ng bagay sa mundo, alam natin. O, di ba? Alam natin, di ba? Walang malilihim sa atin pagdating sa mundo. Kasi na-doctorate tayo ng mundo. O, di ba? Na-doctorate tayo, hindi natin na masteral. So, ngayon, dahil lalakad tayo ngayon sa isang panibagong buhay, itong buhay na to, wala tayong alam. Tama? Di ba? Wala tayong alam, di ba? Ngayon ka lang natin nalaman na kailangan pala magpawater baptize. O, di ba? So ngayon, dahil wala tayong alam sa buhay na ito, kinakailangan natin mag-aral, makinig ng mga aral ng Diyos. Kasi kapag naiintindihan natin ang aral na yan, doon tayo lalakad. Diba? So kapag may naiintindihan naman tayo, doon naman tayo mabubuhay. Kasi salvation is a process. Pagbabago is a process. Diba? Na maturity also is a process. Lahat yan proseso hanggang doon sa dulo ng ating mga buhay. Amen? So, ganun kahalaga ang water baptism. Panibagong hakbang, sabi niya, no? Panibagong hakbang sa buhay ni Kristo, sa buhay kay Kristo. Panibagong hakbang ng ating mga buhay patungo kay Kristo or pasimula ng isang buhay na patungo sa ating Panginoon. Amen?